Hello everyone! Kamusta kayong lahat? I hope you're all doing great and you all had a great weekend. So ako, as usual, this is my weekend assignment or mission na mag-analyze ng forex market and magbigay sa inyo ng guide para magkaroon tayo ng trading plan natin. This time, I'm going to cover yung mga charts on their H4 timeframes para po makakita tayo ng mga entry levels natin at magkaroon tayo ng bias kung ano ba ang mga posibleng direksyon ng ating mga favorite traded pairs. Sa video na to, ihiwalay ko ng separate video yung economic calendar. So this will be focused more on the charts. However, yung mga H4 natin, good for the week or good for swing trading. Pero daily naman, nagpapaskil ako dun sa ating Traders Plus group chat ng ating mga trade signals or ideas. Kaya po iniimbitahan ko rin kayo na mag-open ng trading account gamit po yung ating Traders Plus na account opening link, which is bit.ly/forextradersplus. Ilalagay ko rin po yun sa description ng video na ito. And if you like our videos, kindly subscribe, like our videos, and mag-comment din po kayo. Kasi yung inyong subscription, likes and comments will support itong channel natin so we can continue to give you educational materials or videos about trading. Okay, so let me share now my MetaTrader. Okay. So, to start off, doon muna tayo sa Euro-USD. Okay. So, last week, tama tayo ng bias dito. Okay? And congratulations sa mga kumita doon sa ating mga trade ideas or trade calls. Now, what am I expecting? Ang ina-expect ko ngayon dito is magpo-pullback ito pababa all the way to this level. So, mga 1.19071 na area or zone, pwede na yung pasukin ng buy. Okay? And the idea is that it will go up. Now, kung halimbawa nag-enter ka ng buy dito, pwede mong bigyan ng space yan dito to pull back, no? Or mag-bounce dyan, mag-range. This is a buy zone or buy area. However, if it breaks this level, mga around 1.18314, pwede mo na i-cut yung trade. Okay? But anywhere within this area, okay lang yan, pwede pa siyang mag-recover. Okay? At umakyat. So that's my analysis for the chart of the Euro-USD. Now let's go to the pound-dollar. Okay? So yung pound-dollar, ito rin yung ating na-analyze last week. Pinag-buy ko kayo dito, kung mare-review nyo yung video, nasa YouTube rin. And umakyat to hanggang dito. So, nasa take profit na talaga dito yan. Okay? So, congratulations to sa mga nakinig na at nag yung mga nag-trade according dun sa ating plan. So, what's next? Right now, from this price here, okay, ang nakikita ko, bababa muna yan dito. So, between 1.38245 hanggang 1.38629, pwede siyang mag-revisit ng level na to. Okay, and take note na this level here is the 0.618 Fibonacci retracement level. Okay, so, ang expectation after the visit or revisit dito, it will go up. Okay? So, I will be more on the buy position here. Now, this will be a zone na pwede pa siyang mag-range. No? So, I mean, I will not cut the trade in this area. Okay, but if it goes below this level, breaking this low, mga 1.37647, ikakat ko na yung loss ko doon. Okay. Now, let's go to USDJPY, so isa pang tagumpay na trade natin last week. Okay?
So makikita nyo, nandito yung buy area natin. Sampul na sampul tayo, no? And naka-take profit na. So congratulations po sa lahat ng mga sumunod, sumabay sa ating trading. Okay? Kung isa po kayo sa mga mapalad na nakasabay, mag-comment naman kayo down below. Okay? Para po ma-congratulate ko rin kayo. Okay, ngayon, what's next? Tingin ko dito, pu-pull back dito sa area ng to para mag-bounce ulit. So, this can be a range. However, no? Medyo skeptical ako pagdating diyan. Because I am not sure if it can break this top here, medyo matibay ang resistance eh. So, therefore yung range dito manipis. And once basagin niya to, medyo malalim ang pwedeng puntahan. And itong 61.8 na to ang pwedeng maging level. So, but may dalawang 61.8. Andito pa kasi yung dating Fibonacci natin bago na-create ng bagong high. Eh ngayon may bagong high and na-retest yung bagong high. Kaya meron tayo yung strong resistance dito. Okay? So, let's say, tanggalin ko yung isang Fibo. Okay? Ito yung old na Fibo natin. Let me remove that. Oh, hindi na meron. I-extend ko to hanggang dun. Yung bagong taas. So, ito na yung bagong 61.8. Okay? Hanggang dyan, pwede siyang mag visit and then pwede siya uling bumalik. Okay? So, is it safe to buy at this area kung na-revisit na? Pwede naman, but pwede kang mag-buy dyan kaso depends sa mo below nitong 23.6 probably. So, ano yon? Sulat ko. Ito pwedeng stop loss nung buy na yan. 108.058. Yan. So, pwedeng maging SL mo to. Okay? Kung magkakaroon ka man ng buy dito, okay? Pag drop ng 108.058, stop loss. Okay? Now, let's go to the next pair. AUD-USD. Okay. So, what am I seeing here is kapag nag-Fibonacci ako from this point up to that point, ito ang 61.8 retracement niya. And I'm expecting na ito ay bababa to visit that level and will bounce. So, nasan yung price na yan? Ito. Between 0.76672 hanggang 76895, pwede siyang bumaba dyan. Okay? Pero, itong area to, safe zone para sa akin. So, ito, pag nabasag itong low na yan, ito ngayon ang pinaka-stop loss ko. 76188. Okay? So, anong bias ko dito sa AUD-USD? Buy. Let's go on the next pair, NZD-USD. So, ito, another tagumpay trade natin last week. We actually want to sell here and yes, no, na-visit yung sell area. And now, it's actually on the way down. Pero kung profit na kayo, i-take nyo na. Kasi baka mag-pullback, sayang. Okay? Baka mag-pullback yan. So, what's next right now? So, yung sell natin, hindi inabot ang stop loss doon. Okay? So, kung ito, gaining na kayo, pwede na kayo mag-trail stop. Lagay kayo ng mga stop loss banda dyan. Pag bumalik ito dito, okay, tama na. At least may na-capture ka pa rin. Okay. But right now, okay, ito yung gagawin ko analysis dito. Linisin ko na lang. Okay. Now, if I'm going to get the Fibo from this point, makikita na 61.8 din yung kanyang tinalbugan. This level here is a 61.8.
Okay? Kung kukunin naman natin to, ito lang maliit na yan. Ang 61.8 naman niya ay nandito banda. Okay. So, ideally, baka ito mag-pull back dito and then it can go down again. That's my idea for NZDUSD. Yun ay kung re-respetuhin niya ito. Okay? But pag hindi ito nag-exceed sa level na yan, hanggang dito lang. So, presyuhan natin. Lagyan natin ng price. Magkano nga ba ito? Yan. 0.71489. Okay? Pag hindi yan na-break diyan, then you will be more on the buy side here. Okay? So this will be your buy area. Okay? But this will be your sell area here. Yan. Your buy and sell areas. What if it breaks that resistance here? Okay? Do not buy yet. Now, hanggang dito sa area to, huwag mo muna siyang tawagin breakout. However, kung yan ay lumagpas dito, yun ang breakout. Okay? So, let's say, if it goes above 72684, may breakout ka. Sorry. So breakout level 0.72684. Yan. Okay? Tsaka ka palang mag-buy ulit pagka binasag niya. Now let's go with the next. Let me just clear my drawings. USDCHF. Okay. So dito sa USDCHF, obviously, meron tayong support dito na inaantay. So from what I am seeing, magpo-pull back yan from here para umabot dito. So this is around 0.92298, and then it will bounce, kaya buy pa rin ang hahanapin ko dito. Okay, now let's see our USD CAD. So for dollar CAD, I am thinking na ito yung pull back dito. Let me get that basis, no? Kung ififibo ko to, 38.2. Logical yon. Okay, so makikita natin na nag-serve sa support dito, nag-serve sa resistance dyan. Okay, so this might have a revisit of that level. Akyat mo na yan dyan. Okay, and then it will probably bounce here. 1.25745 is a good sell entry. And then you can expect it to go down again. If it goes above 61.8, let's see anong price level yon. Pwede ka na mag-cut loss dyan. Above 126331. Okay? Pwede ka na mag-cut loss dyan. Last but not the least, one of the favorite, gold. Okay, so para sa gold, ang nakikita ko rito is nirerespeto niya yung trend line dito. So ito pwede itong mag bounce pababa going here, and it can respect this trend line nga. Therefore, pa-bounce yan.
pataas. Okay? But this is for the H4 level. Okay? Ang medyo masakit yan is kung ikakat mo yung loss mo rito, medyo malalim. Kung sakali, entry level mo yung mga 1700 zones. Okay? Pero mga below 1675, ito na yung mga cut loss natin. I mean, if it goes below 1675.34, let's say, that's too much pullback, no? So, pwede ka na mag-cut ng buy mo dyan. But as again, sa ating daily, pwede rin natin silipin yan. Okay? One moment, let me shift to the other chart. Share ko lang yung other MetaTrader. Yan. So dito, meron tayong nakikitang entry level na pwedeng balikan, which is 1760.51. Now, although sell yan on the daily, hindi sell right now. Kasi it has to go up first bago yan magbabounce to confirm na pwede ka nang mag-sell dyan. Okay? Now, if I'm going to magnify or zoom itong chart, this is a familiar candle pattern for you. It's like a dragonfly. Okay? And this is a bullish signal. It's like a pin bar which indicates potentially going up. Okay? So, since ito ay daily, if we break this down on 4-hour and 1-hour chart, medyo marami pa yan. Mahaba pa yung pwedeng iakyat hanggang dito sa 1760.51 and then sell. Okay? So, it's either for the meantime, mag-buy ka muna, pero prepare to cut dito, no? Take profit, and then prepare to enter your sell around this area. But as again, don't worry para sa mga kasapi ng Traders Plus group chat because I always give you our early time frame analysis. Pinopost ko lagi yan, so laging ini-scan ko yan, ganyan. And then kapag may nakita ko, na-broadcast ka agad. Okay? May broadcast tayo agad. Para meron kayong intraday trade ideas. Yan, tulad yan. O, may intraday trade idea tayo. Sa USDJPY, ang nakikita natin, this can go up. Okay? So daily, sinisilip ko yan. Alos bawat session, isa sa umaga, isa sa hapon. Then magpo-post ako sa ating group chat. Kaya sumali po kayo sa ating Traders Plus group by opening an account with XM using this link. bit.ly/forextradersplus. Okay? At lahat po na nag-open ng account, gamit yan ay merong mga auto-rebate. Okay? Meron kayong trade signals. Then we will have coaching and mentoring sa ating group chat. Okay? But wait, there's more. Hindi lang po pang Forex ang grupo natin. We also advise on stock market investing. Okay, so ito po ang aking mga coverage this session and stand by and watch out po sa akin namang video about economic calendar analysis for the week. Thank you and happy trading everyone.